teka, naglag ka. Dude, ini-embrace ko yung vlog. Akin na tong vlog na to. Akin na. Hamdot. Sa humud, hamdot. I think mas matagal tong shoot mo to, bad. Dahil may tumatawa sa'yo. Pero gusto. Teka, bad. Mahirap yung topic, bad, no? Mahirap siya i-explain. Wag na lang ikat na natin. Pero, ang hirap ng mga tanong para akong nag-board exam. Charot. Okay naman, parang pag iniisip ko, matatawa na naman. Ganito ako mag-shoot. Alam mo na yung feeling na yung pag nagbablog, parang impromptu na vlog. Hi Zekies, what's up? Welcome back to my channel. And kung bagong bisita ka sa YouTube channel ko, como esta? Today is a regular holiday in the entire country because we celebrate the Feast of Ramadan or Eid'l Fitr. So to all my Muslim brothers and sisters, Eid Mubarak. Napaka-espesyal ng vlog na ito dahil for the very first time may kasama ako na lalabas dito sa vlog na ito, and first time din niya atang lalabas sa isang vlog. I'm not sure kung na-invite na siya ng ibang friends niya na nagba-vlog, and in celebration of course ng Eid'l Fitr, I invited one of my best friends, yes, my one and only buddy, Sarah. Hello! Bad, kumusta? Hi, Bad. Okay lang, ikaw, kumusta? Okay naman. Salamat sa paunlak. Yeah, may bayad to ah. Ayun, so kumusta ka naman, Bad? How is it going there? Okay lang naman. Siyempre, nag-iingat pa rin tayo dahil sa COVID. Pero fighting pa rin. Nasa Zamboanga City ka pa rin, no? Yes. Tama ba? Yes. And how about yung schooling, I mean, work from home pa rin yung setup sa Ateneo? Yes, buti na lang nasa education field tayo, so pwede lang tayong mag-classes online. So yon, sa bahay lang tayo talaga ngayon. Alright. So, ayun. So, for everyone's sake siguro, sa lahat ng nanonood, so, si buddy ko, or si Sarah, I met her way back in 2014 sa Seyap. Ilan taon na ba? Dan tagal na. 24, magsa-7 years na ba? Tama ba yung pagmamath natin? Ah, tama na. So, si Jula. Teka, magko-comment muna ako. Ang weird na marinig na tawagin mo akong Sarah. Kasi ang lagi nating tawagan ay buddy. Ikaw pa na may weird one ka. Hindi naman. Siguro for this episode lang, nakakapanibago. Kasi parang feeling ko formal yung gagawin natin. Oo nga. Parang, alam mo naman tayo, never naman tayo naging formal. So di ko alam, baka puro tawa lang yung mangyayari sa vlog na to. No? Pero ikwento muna natin sa kanila, Bad. Bakit ba tayo naging buddy? Ano ba yung ibig sabihin? Parang, ano ba yung nangyari? Paano tayo nag-meet? Pinaglinya-linya tayo based sa height. And then, doon, sakto, nagkatapat tayo. Pang ilan ba tayo? Pang 10? Pang 10 tayo. So, yun, kaya naging buddy. Diba sa SEP, kailangan may parang, may tinatawag silang buddy system na siya yung magiging parang partner mo all throughout sa program, sa lineup. So, ayun, kaya naging buddy. Yeah, diba? Based on height. Pero pwede na rin nating sabihin, fate and destiny talaga kaya tayo naging mag-body, diba? Kasi out of 28 people, so syempre pag linya-linya nun, hindi naman ako katangkaran, ikaw matangkad ka, pero based sa line, parang ganun yun, diba? So tayo yung naging mag-body. At, fun fact, mga kazekis, ayan, diba? Talagang ini-embrace ko yung vlog. Akin na tong vlog na to, akin na. Lasa lista kasi yan si body. Diba? Oh. At naalala mo, nalimutan mo na, no? Nalimutan mo na yan. Okay, go, ituloy mo daw. Oo. Tapos, ako, di ba, Atenista. So, siya lagi siyang naka-green, ganyan. Tapos, parang, ako naman, syempre, blue, ganyan. So, parang, ano siya, feeling ko parang naging, ano, parang big deal sa atin at that time.
habang nag-PDA tayo, di ba, na parang tayo yung mag-body. And aminin na natin na hindi naman talaga tayo close, di ba, sa PDA. Remember sa Camp Kapintin? Kasi hindi ka naman mag-focus sa building friendships, ganyan. Kasi ang winaworry mo, buhay pa ba ako bukas? Ayan, may kamay pa ba ako? Matatanggal na ba yung braso ko? Ganyan, di ba? Ba't ka tumatawa, di ba? Ganun naman. Nakaka-miss lang yung ano yung memory. Parang who would have thought na magiging ikaw body ko, diba, sa dami ng nag-apply. Siyempre tayo nga yung napili for 28. And wala lang, until now, parang iniisip ko na parang ang galing lang nung ano. Yun nga, parang destiny rin na nawalan ako ng work. Tapos nakilala ko kayo. Ayun. Yeah, sige. Quick background para sa mga nanonood, sa mga ZKs, yes. Si Buddy is from Zamboanga. Yes, she's based there. And yes, narinig niyo na, she's a graduate from Ateneo de Zamboanga. Yes. Guys, magna cum laude to. Magna cum laude. Ay, grabe. Ano ba? Bachelor of Science in, tama ba? Secondary Education. Major in English. Oh, mali. Bachelor of Secondary Education, major in English. Uy, tama. Ano may sinabi mo? Sabi mo, Bachelor of Science. Ayaw nga. Okay. Tama. Okay, but yes, she's an English major. Grabe. So kami mga papa-edit kayo, guys. Ito na. Siya na. Person. Yeah. So in this episode, guys, i-share ko sa inyo yung journey ko kung paano ko nakilala si Buddy. Although nalaman niya naman na, pero I mean yung ideas of having a friend who is a Muslim. So let's start. Ready ka na ba, Bud? Yeah, pero disclaimer lang, Bud, na syempre yung mga i-share ko, they do not necessarily parang reflect the views of Islam and all the Muslims in general. Kumbaga, ang i-share ko naman ngayon ay from my perspective, based on the way that I experience it and the way that I live it, diba, in my life. Correct. So guys, ano to ah, kung sensitive ka, mag-next video ka na lang. Hindi, joke lang. Tapusin nyo. Wag muna, tapusin nyo. Tsaka kasama yung mga ads. Ayan, diba? Simulan natin dun sa, ano ba yung naging first impression mo nung parang first time mo ako makita sa Seiya. Aside dun sa green-green, lasal-lasal thing. Mm-hmm. Yeah. Actually, ba, diba, parang mag-real talk na tayo. And I think alam mo naman to, diba, na parang isa ka sa mga tao na nag-step up as a leader sa grupo natin. Diba? Tapos syempre, maldita-maldita kasi syempre, diba, leader. Tapos yung mga kasama mo dun, matitigas din ang ulo. Ayan, diba? Alam mo yan. Lahat naman tayo parang may sariling opinion, may sariling paninindigan, ayan. So, syempre, leader-lideran. Pero yun na nga, actually, hindi ko na maalala talaga yung first impression ko sa'yo kasi, as I mentioned kanina, yung focus ko talaga during that time na una tayong nagkasama is yung sakit ng katawan, diba? Yung excitement kung anong mangyari sa next or yung tipong matatanggal ba ako dito, mga ganyan. Ikaw ba? Anong first impression mo sa akin? Siyempre, ako lang yung nag-iisang, di ba, Muslim na babaeng halatang halata. Ayan, sa grupo natin, di ba? Pero actually, nung nagla-line up pa lang, hindi ko alam kung nakikwento ko na siya sa'yo, pero habang inaalala ko siya, nung naisip ko siyang itanong, sabi ko, may isang Muslim, no? Tapos nung nag-line up, sabi ko, feeling ko siya yung magiging partner ko. Except, ano pa yun? Hindi pa napipili yung mga YL nun, diba? I mean, si YL sa kasi malaki yung chance na halos konti lang yung difference namin ni Mac yung nasa harapan ko at pwedeng mag-swap either way. So, syempre, nung narinig ko yung mga credentials, nung una, syempre, nalulula ako. Ay, teka, nag-introduce ba tayo ng credentials? Hindi, syempre, nagkakwentuhan na nagkarinigan na. Hindi ano, yung credentials, pero from the background, kung sino yung magkakausap, parang, ah, ito puro, ilan yung taga-Ateneo, lima, ilan yung taga-UP, yung dami.
Shout out, DK James. Anyway, so ayun nga, parang naisip ko na hindi ko alam kung paano ako ipresent yung sarili ko. Dahil number one, ako yung nag-iisang tagalasa, tapos laking Catholic pa. And to be honest, wala akong idea kung paano kita ititreat. Pero for sure, sabi ko mahirapan akong makipag-deal siguro dahil baka Englishera ka. Tapos parang hindi ko maaabot yung level ng yung parang ano ba, pag nagsasalita, ganyan, baka hindi ko kagad magad yung mga sasabihin mo. But anyway, yun lang naman, pagkatapos nun, wala nga, nung nasa kamkapinpin na, wala na, parang nalimutan ko na lahat ng impression ko, importante, makapasa. Oo nga. Pero bad, na natakot ka ba na ako yung magiging partner mo? Katulad nga ng sinabi mo, di ba, parang Muslim, ayan. Tapos, syempre, marami tayong naririnig about the ba Muslim women, ganyan. Hindi naman ako takot. Wala akong ibang negative connotation about sa Muslim. Siguro ano lang, hindi ko lang alam kung paano kita ititreat. Hindi ko alam kung titingnan kita, to be honest. I mean, yung mga mensahe ba? Tapos, syempre, di ba yung mga akbay-akbay pa? Kung hindi akbay. Ano bang okay tawag ba doon? Yung parang mag-escort? Ano bang tawag? Angkla? Angkla? Label lang natin yung angkla. Since na-share mo na rin yung part na yun, no, siguro ano ba talaga dapat yung i-consider naming mga guys, lalo na ng mga na non-Islam na lalaki kapag may kaharap na isang Muslim na bata or Muslim na, ayan, kagaya mo, woman. Actually, bad, para sa akin, wala namang kumbaga parang special way na to treat Muslim women. Isipin lang natin na parang paano ba natin dapat i-treat ang kahit sinong babae. So yun lang, yung minimum, like, syempre hindi ka hahawak kapag, 'di ba? Parang hindi naman pwedeng hawakan mo yung babae, 'di ba? Kahit hindi siya Muslim. Or syempre ang weird naman din noon pag tititigan mo siya, eh kahit naman lalaki ka, awkward din yung tititigan ka. Ganon. So feeling ko na hype lang masyado yung idea na parang you have to be really careful when dealing with Muslim women. Kasi kung talagang iisipin mo, it's the same thing kung ano yung dapat nating gawin kapag nagde-deal with tayo with any woman. Everyone's information, syempre nag-work ako sa Saudi Arabia and doon ko napatunayan na bawal tingnan yung mga babae. Pero dito sa Philippine culture ba, bawal ba kayo tingnan? Kasi mas open kayo compared sa mga nasa, ano ba, bansang sobrang strict nung practice ng Islam. Actually talaga, yung mga babae sa Islam, we are really encouraged to not be noticeable. Diba? Yung parang, para maiwasan na pinagtititigan ka. May mga countries na very strong yung ganyang rules. Kaya sinasabi nila na parang bawal titigan, ganyan. Pero Muslim women talaga are encouraged to not attract a lot of attention. Parang ganyan. Kasi yung parang nasabi ko kanina na parang nung nasa Brunei, so syempre it's a parang majority din is mga Muslim din, diba? So during sa isang ano natin, parang homestay program sa Japan, parang may isang area doon, napunta kami sa school, mix naman yung babae at mga lalaki, although magka-separate sila ng group. Parang gusto ko, magpapapicture dapat ako dun sa mga bata. Tapos nung parang lalapit ako, naglayuan sila. So parang, sabi ko, ay, shoot, oh nga pala, parang, I don't know. Kasi yun yung parang hindi ko makalimutan. Pero, nagpapicture naman sila, pero, malayo. Siguro naka-forward lang ako, tapos silang iba. Umayag naman sila, humingi naman ng paalo. Bilang nabanggit mo ba, sa Islam kasi, bawal talaga yung mixing ng male and female, especially if they are not related to each other. That's why usually nakikita mo sa mga halimbawa yung sa mga Islamic schools, pag kailangan talaga nilang together in one area, usually may separate area yan for females and then for males. So separate. Actually, totoo. Nung nasa Saudi ako,
parang talagang kahit sa mga restaurant, mayroong pang single. Sa single, bisibihin puro lalaki lang pwede doon. Tapos yung family, puro babae or mga may bata or yun, basta family siya. Yeah. Which is totoo. Next question. What is the story behind the hijab? Ah, sige. Pero before I answer that, Bad, may tanong ako sa'yo. Ano ba yung pagkakaintindi mo sa hijab? Bago ko ma-observe, bago ko kayo makilala, parang basta alam ko, parang it's sacred sa inyo na kailangan naka-hijab kayo. Yun lang, yun lang talaga yung pinaka-sacred siya na parang protection niyo from ano ba? I don't know. It's a protection. Sige. Actually, Bad, parang isa yan sa mga common misconceptions about hijab. Kasi usually, pag sinabi natin hijab, we would mean it na headscarf lang. But actually, hijab is parang overall term siya for modesty, ganyan. So, in other words, yung hijab would include the way you dress, the way you act, the way you talk. So, kumbaga parang encompassing siya, diba? So, alimbawa, naka-headscarf ka, pero naka-short sleeves ka. Technically, hindi pa rin yun hijab kasi part ng katawan ka na dapat na nakatakip na nakikita. Or, for example, super covered ka, pero sobrang lakas mong tumawa. Ayan, sa public space. O diba parang walang modesty because you're attracting attention to yourself, ganyan. So parang hindi pa rin masyadong na-embrace yung essence ng hijab. May body parts na allowed makita, and that's the hands and the face. Everything else should be covered, Bad. Naging informative ng video na to about it. So sa mga hindi nakakaalam, yun nga, hijab is ano, parang it compasses about modesty, tama ba? Modesty. So not just headscarf, but yung overall na how you act, how you carry yourself, how you dress, lahat ganon. We all know na yung Muslim community ay hindi kumakain ng pork, di ba? So for example, nasa restaurant kayo or kakain kayo sa labas, paano nyo na-ensure na hindi kayo makakakain ng pork? Alam mo ba, isa talaga yan sa mga challenges. And ang pinaka-safe talaga is you cook your own, diba? Cook your own food. Pero kapag lumalabas sa mga restaurants, one thing talaga is kapag may pork sa menu, that's a good indication to avoid that restaurant kasi mahirap naman din i-ensure na wala talagang contamination na nagaganap. So, di ba ang hirap, Bad? It's very challenging kasi for example, you order yung mga vegetables lang na walang meat, but can we be sure na yung oil na ginamit ay hindi siya lard? So, di ba parang it's not an assurance na it's safe to eat. So yun, ang best bet talaga is to cook your own. But if you cannot, then ang minimum recommendation is to avoid restaurants na may mga pork, even if they say na separate yung lutuan. Kasi mahirap naman, di ba? Mahirap yung contamination. Actually, totoo yun. Siguro isa yan sa mga parang naging, ano ba yun? Cultural sensitivity. Tama ba yun? Pauso. Na parang kapag kakain kami, lalo na yung Sayap group, parang kailangan i-consider na walang pork yung kakainan. Or kung meron, dapat may halal. Tama ba yung term halal? Ayun. Halal ibig sabihin? Ano nga ibig sabihin ng halal ba? Ang ibig sabihin ng halal, literally is permissible. So, syempre, when can it be permissible? Hindi lang naman siya sa food, di ba? Meron din siya, halal na trabaho, ayan. Halal na pagkain, ayan. So, yun, permissible siya. So, for meat to be halal, kailangan kinatay siya in the Islamic way. Ayan. Ganon. Oo. So, syempre, alam naman natin na pork is considered haram in Islam. So, hindi talaga ang pork and its byproducts, diba? Yung mga oil niya, hindi talaga yan allowed sa amin. So, next question. Siguro,
Is it, kasi nun, syempre, bago ako nag-Saudi Arabia, alam ko we celebrate parang Ramadan for our fellow Muslim brothers and sisters. Pero, since meron kayong officialing parang 1 month celebration, ano, kailan, bakit siya sineselebrate for everyone's, ano, understanding? Sige. Actually, Ramadan is the name of the ninth month in the Islamic calendar. So, month siya. As in, like, Ramadan yung name ng month. So, tapos, dito, during this month, usually, napapractice ng mga Muslims yung isa sa mga pillars ng Islam, and that is fasting. So, dahil nagpa-fasting, so, kumbaga, during the month of Ramadan, Muslims are more prayerful, nagre-reflect, ayan, diba, nagfa-fast kami, so we stop eating morning, diba, madaling araw, tapos pwedeng kumain ulit tagabi, ayan. Just to be clear ba, dun sa fasting na talagang no water, no what? Anything from, as in, pero totoo ba yun na bawal lumunok ng laway? Ito ba da? Kung inipon mo yung laway mo, pasensya na po sa graphic na description. Pero kung inipon mo yung laway mo tapos nilunok mo, yon hindi na pwede yon. Magbe-break na yung fast mo. Pero kung yung normal naman, 'di ba? Pwede naman. Yung normal lang. So kapag na-break mo yung fast mo, does it mean end na or pwede kang mag-extend? End na yon for that day. So ang mangyayari, you need to pay for that fasting day. Babawiin mo siya sa next day. Ayun, oo. And since today is parang, ano ba, today is the celebration of Eid'l Fitr, di ko alam kung tama yung pronunciation ko. So, di ko alam. Sa Saudi kasi sinasabi nila, Ramadan, Ramadan Mubarak yung ano, greetings namin na sinasabi doon. Ganon din ba? Yeah. So, yung, di ba, yung Ramadan Mubarak, it means blessed month of Ramadan. So, bilang yung culmination ng Ramadan is usually a day of celebration, a day of community ng mga Muslims, kasi di ba, we really get together, we pray together, ganyan. Ang pwedeng greeting naman is Eid Mubarak, di ba? A blessed Eid. That's it, guys! I hope you enjoy this video. Nag-enjoy ka ba, Bad? Siyempre naman, thank you, Bad. Kasi parang ako ata yung una mong guesting sa iyong vlog. Diba? So maraming salamat for the opportunity. Guys, comment down below kung gusto nyo magkaroon ng part 2. Yes, part 2 tag. Dapat ibang ano. Feel the feel, no? Siguro magtatampo yung ano, ibang DK kasi hindi ko pa sila inaano. Ini-invite. Ikaw lang yung nauna. Pero ba't sino pa ba naman yung muna mong i-invite, diba? Kundi ako. Wow, feeling first, na feeling na feeling na feeling. Ako talaga dapat. Saka bang ano, ba't pasalamatan, i-shout out, yun yan. Wala naman. It's your time. Hindi naman. Pero, ayun, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe. Oh, binabawi, kinukuha ko ba yung spills mo? Ah, sorry. Ayun. So, sana may natutunan kayo. And, yun. See you next time. Bye, guys! Dilig ka ba? Nag-count na ako. Ano ba? Darling, I know you're mine.